Hello, what's up? Samahan niyo ako dito sa quick vlog ko sa pag-unbox nitong router na in-order ko sa in-order namin sa Shopee. Bakit kami umorder ng bagong router? It's because last month nagpakabit kami ng solar and yung solar panel may sarili siyang router na kailangan i-connect sa internet either through wired connection or Wi-Fi, and for privacy reasons kaya kami bumili ng another router, kasi yung solar panel na yun yung magbabato ng data sa cloud para ma-monitor namin yung solar panels namin, o kung gaano kalakas yung solar energy na nakokolekta or yung consumption, or kung may problema mo yung solar panels. Kaya lang ang problem is nasa same network kami kasama nung solar panel router. So, hindi natin alam kung ano yung firmware na laman nun kasi closed source naman yun. So, para lang sa security reasons, bumili kami ng another router, which is bibigyan natin ng sariling subnet or magiging private network na to. And dito na lang i-access yung ibibigay ng Wi-Fi access point para sa family, sa household, sa mga tao dito sa bahay. In that way, yung router na ng solar panel bibigyan din ng sarili niyang private network at hindi sila magkikita sa isa't isa. So, hindi yung devices na magkoconnect dito, hindi visible dun sa router ng solar panel. And the same way, yung mga devices na nakonnect dun sa router ng solar panel, hindi rin sila visible pag sa mga devices na nakakonnect dito sa router na to. Okay? So, yeah. Buksan na muna natin. May appointment ako sa dentist ng 1 PM, 12 noon na. So, bago umalis, buksan lang natin sandali kung anong laman ito. So, ito yung scissors ko. Balot na balot ng bubble wrap. Ayan. Ganda yung pagka-package nila. Actually, sa ano ko ito binili? Sa Shopee Mall, sa official flagship store na TP-Link. Ito yung napili ko kasi itong model na to high gain siya, which is yun yung kailangan namin router, kasi wala kaming Wi-Fi access point sa second floor. So itong router na to, high gain, matagos siya sa walls. Although ang kumuha ko is 2.4 GHz lang na frequency. Meron ding available na dual band na may 5 GHz, pero hindi ko na yung kinuha kasi almost lahat naman ng devices namin is 2.4 GHz lang, and wala naman akong paggagamitan ng 5 GHz. So, ano yung pinaka best deal na naisip ko, nakita ko TP-Link, no? Para siyang may dalawang sungay. Okay, buksan na natin. Isang araw galing kami ng Gilmore kasi pina-check namin yung computer ng anak ko, and may nakita rin ako na display na ganito doon. Ganito siya. Pero ito galing talaga ito sa official flagship store nila. Ang bili ko dito is 1,900 pesos. Okay. Excited na ako. Ang kanyang mga laman nito. Sana ma-set up ko mamaya, no? After siguro ng dentist.
Pero gusto ko lang munang i-unbox at mapakita, ma-document tong unboxing. So ayan na siya. Magaan lang. Medyo mabigat pala, konti. Naka-plastic siya. Ayan. Tapos merong apat na Ethernet ports. Ito yung i-connect sa internet. Power. Power button and Wi-Fi reset button. Simple lang. Sana okay to. Tapos may dalawang ano, sungay. Malaking antenna. Ayan. And then meron din siyang power adapter. Ano to? Siguro ano siya, yung mounting piece para sa wall. Ito naman, meron din kasama siyang ano, libreng Ethernet cable. Cat 6. Cat 5. Okay. Saka isang manual. Oop, meron din. GNU General Public License. So that means free software yung gamit nung free firmware siguro niya, no? Malalaman natin 'yon. Ako, fan ako ng free software. Ito yung manual. So yeah. Mamaya na lang siguro, no? Kasi nagte-text na yung secretary nung dentist and kailangan ko na rin umalis. Babalikan ko kayo. Okay?